Kahapon mga pare kayo, may bagong post ang Honda Philippines na meron silang ilalabas na bagong motor. Ito po yung image ng motor na ilalabas nila. Base dun sa caption nila ay another powerful 160 model ang ilalabas nila soon. So kung titingnan natin dito ay malamang sa malamang, ito yung isa sa mga scooter ng Honda na merong 160cc na engine. Okay, ano-ano nga ba yung mga 160cc na engine na meron ang Honda ngayon? Ito nga yung PCX160 which is andito na sa Pilipinas. Honda Click 160 na andito na rin sa Pilipinas. Meron pang dalawang natitira, ang ADV160 at Honda Airblade 160. Yung Honda ADV160 halos kalalabas pa lang nun eh. So wala pa tayong info kung kailan ba yun itadala dito sa Pilipinas. Pero itong image na pinost ng Honda kahapon lang ay mapapansin natin itong air filter niya tsaka yung crankcase cover o yung CVT cover. Kung pupuntahan natin yung website ng Honda Vietnam, makikita natin dito yung Airblade 160. At kung papansinin natin itong crankcase at yung air filter ng Airblade 160 dun sa Vietnam, ay kamukha-kamukha nitong pinost ng Honda na meron doon silang ilalabas na bagong motor. So malamang sa malamang yung bagong ilalabas ng motor ng Honda ay itong Airblade 160. Kitang-kita nyo pa lang dito sa may crankcase tapos itong air filter. Dual shock po ito mga pare kayo, itong nakikita nyo image na to. Sabi kasi ng iba, naka mono shock lang daw. Ito lang ata kasi yung nakita nila. Pero kung papansin nyo itong shadow na to, ito meron din siyang spring dito. So meaning dual shock po yan at malaki talaga yung chance na Honda Airblade 160 po ito. Okay, ano-ano nga ba yung mga i-expect natin sa bagong Honda Airblade 160? So sa engine, meron tayong 160cc, 4 valves at ESP Plus. Kasi yung previous model ay 2 valves lang. Dito, meron na siyang 4 valves. So mag-expect tayo ng additional power, additional na hatak, at syempre additional na maximum speed dito sa Airblade 160. Syempre hindi pa rin mawawala dyan yung anti-lock braking system. Sa design, binago rin nila yung chassis nito. Parang yung Honda Click 160. Yung sa headlight, halos walang pinagbago eh. Kahit yung mismo tindig ng motor ng Airblade 160. Kung titingnan natin, hindi halos gumalaw yung design. Although may mga nabago na mga curves, yung mga konting details may nabago, pero kung co-compare natin dun sa previous model, parang halos konti lang talaga yung pinagbago. Kung bago-bago pa nga lang kayo makakita ng Airblade, hindi nyo mapapansin na may pinagbago pala eh. Unlike dun sa Honda Click 160, talagang kung titingnan mo yon, parang ibang motor eh, di ba? Halatang-halata nyo talaga yung pinagbago. Pero dito sa Airblade 160, napaka-minimal lang. Dito sa kanyang instrument panel ay andyan pa rin yung fully digital. So andyan yung mga speedometer, trip A, andyan yung mga fuel tank capacity at marami pang iba. Hindi na nga mawawala dyan yung napakalaking underseat compartment ng motor na to. Meron pa itong charging port dun sa loob din ng compartment. Meron siyang smart key system at syempre full LED light na yan mga parikoy. So wala pa tayong exact date kung kailan ilo-launch ito sa Pilipinas, pero isa lang ang sigurado tayo na idadala na ito ng Honda Philippines dito sa atin ang Airblade 160. This month na-invite tayo ng Honda sa kanilang test drive. So sana sa test drive natin na yun ay magamit natin itong Airblade 160. At syempre ma-share ko rin sa inyo kung ano ba yung riding experience ko dito sa motor na to. So yun lang mga parikoy, soon i-review natin itong motor na to kapag meron na tayong nakitang unit. At syempre, i-share ko sa inyo yung experience ko dito sa motor na to. Sa ilang mga pare, kay have a nice day po. Salamat po sa panonood. Thank you for watching.